Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Nakikita nyo, naharap-harapan, ginajampal kayo ng katotohanan na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aka Polboronic Singhoting ay isang adictus benedictus. Siya ay makasalanan sa batas na dapat siyang makulong ng panghabang buhay hanggang kamatayan dahil siya ay protector mastermind ng pulbor. Takot kasi alam ni Marcos Jr. na siya ay sugapa sa pulburon. Kasama si Lisa, kasama ang kanilang dalawang anak, kasama si Altenco, bisas testamento, testimonya ni Cathy Binag. At marami bang sinabi si Cathy sa akin na mga pangalan at halos lahat ng laman ng USB, ang iba, hindi naman lahat, alam ko na. Takot sila. Takot kayo sa USB. Eh, so dun sa nakita ko, matatakot talaga kayo. Ayon kay Maharlika na hawak-hawak na ang authentication ng video ng pagpulburo ni BBM, ay harap-harapan ang isinasampal sa mga Pilipino na si Marcos Jr. ay isang adictus at may kasalanan sa batas at dapat managot sa batas. At natatakot siya dahil alam niya na sugapa siya sa pulburon, kaya hindi makasagot kay Cathy Binag dahil lalo lang lalabas ang USB at na magpapabagsak sa kanila. Nakikita niyo, naharap-harapan, ginajampal kayo ng katotohanan na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aka Polboronic Singhoting ay isang adictus benedictus. Siya ay makasalanan sa batas na dapat siyang makulong ng panghabang buhay hanggang kamatayan dahil siya ay protector mastermind ng kung sila, dahil gigil na gigil sila sa akin, di ba? Pwede talaga nila akong kung deep fake ito, dapat ngayon isang buwan na mga palaga, mag-iisang buwan na, wala pa rin case. Patungkol dito sa deep fake na ito, wala pa rin case si Marcos Jr. Anong ibig sabihin yan? Takot kasi alam ni Marcos Jr. na siya ay sugapa sa pulburon. Kasama si Lisa, kasama ang kanilang dalawang anak, kasama si Altenco, bisas testamento, testimonya ni Cathy Binag. At marami bang sinabi si Cathy sa akin na mga pangalan at halos lahat ng laman ng USB, ang iba, hindi naman lahat, alam ko na. Kaya sila tahimik ngayon. Question sa inyo, religious group, all of you, pababayaan nyo lang ba kayo, pamumunuan kayo ng isang adik ng mga kawatan? Pababayaan nyo na lang ba na si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas na isa ring sugapa sa pulburon based sa statement ni Cathy Binag? Si Cathy Binag ay nasa Pilipinas. Kung yan ay libelous, dapat nanginginig na sila, kakasuhan nila si Cathy. Pero pwede nilang gawin yan eh. Kasi lahat, you know, kaya nilang paglaruan ng batas. Nagsistrategist pa yan mga yan. Kasi takot sila. Takot kayo sa USB. Eh so dun sa nakita ko, matatakot talaga kayo. Yeah? Ayokong pilitin si Cathy Binag na ilabas niya yung USB. Gusto niyo sabihin ko kayo nakita ko doon? Wag na, ayaan mo siya magkwento, wag ako. Storya niya yon, file niya yon. O ngayon, papurensik ulit natin yung mga nakita ko. Well, siya, sabi ko nga, pag-aari niya yon, hindi sa akin. So yung itong video na ito, binigay sa akin ng ni Kuting, kaibigan ni Kuting. O ngayon, natataranta kayo. Ano na ngayon? Mag-hire kayo ng forensic expert din? Mawalang mapulpul kayo dyan sa NBI. Isarado nyo yung NBI, papalitan na lang namin. Sarado nyo na. Na wala kayong kwenta lahat. Ba't kayong tatakot sa mga to? Bangag lang, kinatatakutan nyo? My God. Hindi kayo dapat nabubuhay sa mundong ito kung talawan kayo. Di ba? Ano kinatatakot nyo kay Lisa? Isang dugyot, isang pusali, mga kaibigan. Adictus benedictus, takot kayo? Kayo mga PSG, takot kayo? Ha? Ano, pera-pera? Takot kayo? Nakikita nyo na, overfatigue kayo, sumisingot, nagpa-party, sumisingot, PSG, inabutan mo pa ng panyo si Marcos Jr. na ganon. And lahat itong mga ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sila ay talagang gusto akong ipahiya o panagutin na ako ay nagpakalat ng defect, nasa na yung case nyo? Dito sa defect na to, kasi papalunok ko talaga to sa inyo sa korte. The only thing na ma-rebut nyo to, ikaw, Marcos Bangag Jr., file a case. You! Hindi si Gibo? Bakit si Gibo ba yung sumingot?
Di ba? Hindi si Abalos, hindi naman si Abalos sa video. Ikaw, I want you. Marcos Bangag. Doon, kakarayin kita dito sa korte ng California. Di ba? Yan ang gusto ninyo? Mag-fabricate ng crime against Maharlika. This is your moment. This is your time to shine. Paulit-ulit ko na ang video ay si Ferdinand Marcos Ferdinand Kuting Bangag Jr. Ikaw yun. Huwag ka na magsinungaling. Dahil na-forensic na at kaibigan mo nag-forward sa akin. O hantingin mo lahat ng kaibigan mo. Uli, mga kababayan, hindi biro ang ginawa ni Agent Morales. Hindi biro ang ginawa ni Cathy Binag. Hindi rin biro ang ginawa ko. For 2 years, I survived. And now look at Inday Sara. Look at you. Nagising kayo. Since nag-start ang mga maisog at lahat kayo ng mga maisog dyan, lahat matatapang, di ba? You deserve a better country. Na ang video ay, has, English na lang natin itong part na to, has not been reprocessed by AI. O, asan ka na, Abalos? Sabi nyo, deepfake. AI. Ah? Pinalitan ng ulo, palit ulo, di ba? Parang si Hitad, ano yun? Sino ba yun? Si Robredo. Palit ulo. Anyway, sabi pa niya, as AI-generated video often attempt to eliminate such imperfections or may reprocess them in a way that creates abnormal shapes. Ay, pangalawa na yun, di ba? Ay, pangalawang page. So wala, hindi siya AI, lahat yung mga salt and pepper, eklabush, din yung entropy levels, lahat ay hindi altered. Okay, last na to, sa last part na tayo. Ito yung figure 4. Here's the figure 4, darling. You wanna see the figure 4? Ito yung 4 frames sa, ayan. Kita nyo, di ba? Figure 4, 4 na frame yan. Yan yung itsura niya. Bakit di ako kinuha yung sumisingot? Okay, ano ang sabi dito mga kababayan sa figure 4? Panghuli na ito. Okay? Ang sabi niya dito mga kababayan ay, alright, nagpapakita yung mga series ng 4 na frames na yon, mga kababayan, na ang bawat frame o bawat isa, ha? Ay, sabi niya dito, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appears in different areas. Sabi niya yung the shifting locations of these artifacts and frames confirm that. Okay. So sabi niya dito mga palaga, lumilitaw, okay, at ipinapakita dito, ito, based on that salt and pepper comprehension na tinatawag niya, na ekspertong ito, sa iba't ibang frame o paglipat, pag-iba-iba ng scene o ng location nitong mga pictures na, you know, in screenshot niya yan, o ano, hindi siguro, o nasa computer siya nagtatrabaho, di ba? So, ang ibig sabihin, mga palangga, ay kinumpirma niya, based on that analysis, na natural, okay? Natural ang resulta ng video compression. So, dito ay, sabi niya, reinforcing, ibig sabihin, it reinforced that the video has not been, inulit niya, AI processed. So, ano yung conclusion niya? Okay? Ayon sa eksperto, sabi niya dito, basahin ko yung conclusion niya. After conducting a thorough analysis of the video file, I found. Now, the result is in. Parang yung, who is the father? Okay? And now, who is the bangag? Sabi niya sa conclusion, I found no evidence of the editing. Okay? The file, sabi niya, exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. Sila, sabi niya, itong conclusion na ito ay based on detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes, Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit na nanawagan at mga dismayadong mga netizens. Bayan, gising! Bayan, kung gumising ka, nasadlak tayo sa Kumunoy sa pagboto at nabudol tayo ng admin na ito. Lumabas lahat tayo at magkaisa na at pababain, palayasin ang mga demonyo, ulupong, ahas, nakaupo sa palasyo. Go, mga kababayan!
Marcos ba nga, resign na, wala kang karapatang mamalagi sa Malacanang, nakakahiya ka sa buong mundo. Huwag mo nang idamay ang mga Pilipino sa pagpulboronic mo, kapal ang mukha mo. Resign, pulboronic Marcos, resign. Ensad na i-address ang problema ng bansa na gawa nila. Wala nang ginawa ang gobyernong ito, kundi taniman ng kaso ang mga taong sumasalungat sa kanilang baluktot na pamamalakad. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng gobyernong ganito ka-worse. At hindi malasakit sa bayan ang layunin, kundi ang manatili sa kapangyarihan at pagkamkam pagwawaldas ng salapi ng bayan. Hindi talaga yan mag-resign kasi hindi naman siya ang namumuno bilang pangulo ng bansa, kundi yung asawa niyang palaka naghahaman sa kapangyarihan. Dapat ang gawin dyan, magkaisa ang taong bayan na paalisin sila. Hindi na yan sila magbabago. Kailanman, ganyan na talaga sila. Matanda na eh. Kaya habulutin na yan sila para matapos ang problems at maging maunlad naman tayong bansa. Dapat taong bayan ang sugurin Malacanang. Nili sa impacta at atiktador and their asos. Talagang galit na kaming taong bayan ang tabay lang sa marcha at masa sa EDSA. Parang walang matino sa gobyernong ito, lahat ng nakasentro, paano kumita sa pera ng taong bayan? Nakakalungkot, di kayang banggain ni Bangag, paano under sinalist smugs? Maliwanag pa sa pulmon, talamak ang mga tambaduslo sa BBM admin, masahol pa sa dilawans. Yan ang kahinaan ng gobyerno, gagamitin ang kaban ng bayan para lang sa paglutas ng problema na hindi nila kayang solusyonan. Dati, mga adik hinahabol, ngayon, mga adik ang nanghahabol. Kailan pa tayo kumilos para mag-people's power para hindi mahuli ang lahat?